Teka lang nga pala, bakit mo ginagawa itong video to? Siyempre, kaya mo ginagawa to para proteksyonan kayo. Maganda kasi, sumama ka sa tao marunong. Maraming nag-focus ngayon. Hindi mo sigurado kung talagang tagalog mana sila. Ngayon, para sure yung business mo, sumama ka sa Certified Company Speaker. Bakit? Sapat ako na makapagturo sa'yo dahil malaki na ang grupo ko. At sa grupo kong yun, yung mga kasama ko po as certified business partner na kaya kang i-guide sa business na ito para lumaki siya kasama namin. Kasama po namin dyan si Sir Ojeling Pan. Then kasama ko rin ang aking business partner na si Sir Norman Credo. At kasama ko rin ang kanyang kapatid na si Sir Ricardo Credo. Sila po ang mga business partner na makakita nyong kasama ko. Kaya huwag na kayong mag-alala. The moment na makita mo, tama, ikaw ang kinakausap ko. The moment makita mo yung mga post nila, samahan mo sila. Kasi certified business partner ko sila. At siyempre, hindi ko kakalimutan yung aking panganay na anak, si Ma'am Jeline Digban. Si Jeline Digban na may profile din na gano'n, samahan nyo rin po siya once na makita nyo ang kanyang post about sa aking video. Tandaan, ini-invite ko po kayo sa isang business na walang sakit sa ulo. Tama, walang sakit sa ulo kung ang sasamahan mo ay yung kaya kang turuan sa business na ito. Oops! Tandaan, ikaw yun. Hello, good morning. Coach Ogus po. Ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa Change Gateway. Pero bago tayo magsimula, please hit nyo po yung notification bell at mag-subscribe na rin para sa mga darating na mga new tutorial. Then, lagi po namin sinasabi, kung kailangan nyo na smart padala fast approval sa amin po. Mabilis lang, one day, walang kuskus balungos. Yan po yung mga freebies. Merong resibo, merong big tarpaulin, free shipping. Then, ang proof po sa atin, yan po ang pinakamaganda. Mismo si smart padala na ang nagsasabing, sa atin po, si Loadman na po ito. Kami po ay authorized na, ayan, para pa malaki. Si Loadman na po ay authorized na remittance center ni Loadman. Ni Smart Padala, I mean. Ngayon, punta na tayo doon sa ating topic. Yan, paano ba gamitin yung gateway at ano yung naitutulong nito? Click natin ngayon tong application ni Loadman. Pagka-click po natin yan, na mangyayari po, may mapapansin po kayo dyan, settings. Then nakalagay dito, Change Gateway. Yan. Bakit natin ginagamit yung Change Gateway? Kasi kung hindi ka nakakasend dahil yung gateway na ginagamit mo ay hindi na active, hindi ka makakasend. Halimbawa, granting, hindi na active to. Hindi na siya active. Ang mangyayari, kahit mag-send ka, kahit may load ka pa, hindi siya makakakonnect dun sa customer service. Kaya ang gagawin natin, yung Change Gateway na yan, i-click natin yan, Change Gateway. Then makikita mo tatlo yung choices. Bakit merong Smart, merong Globe, at Sun? Kasi po, kung halimbawa, malakas sa inyo yung signal ng Smart, yan ang gamitin yung Gateway. Kung malakas sa inyo yung signal ng Globe, yan ang gamitin mo, o kaya yung Sun. Siyempre, laging magkasama to. Kung malakas ang Smart, it follows malakas din yung Sun. Kaya ako, pipiliin ko dahil malakas sa amin ay yung Globe. Globe po yung ipipiliin ko. Then, ang mangyayari po niyan, pagka Change Gateway, ang gagawin mo, testingin mo po kung siya ngayon ay aktibo. Paano? Click mo lang yung Others. Then, mag-e-wallet balance tayo. Ayan. E-wallet balance, click mo. At siguraduhin mong may panload ka, ha? At yung gagamitin mong SIM card, yung SIM na nakaregister kay Loadman. Click natin yan. It happens, yung nakaregister kay Loadman ay itong dito. Yan, tingnan natin kung paano yung mangyayari, kung sasagot ba siya. Yan, hanapin natin sa message. Ayan. Balance. Yan. Mabilis lang naman yan. Ayun. Registered as retailer yung aking dito SIM. Kaya wallet 00. Then, makikita mo na dyan, napakaganda talaga ang bilis. Then, pwede ka pang magkaroon ng tinatawag na balance inquiry dyan kung ikaw ay dealer. Pero ito kasi, ang ginagamit kong SIM card ay retailer. Ngayon, subukan naman natin yung isang SIM card. Eka lang at
Ayan, lumitaw na yung interface. Punta naman tayo rito, Mana Wallet. Then, merong mababasa dyan, Balance Inquiry. Para yan sa balance ng Mana Wallet. Then, click mo yan, okay. Ang mangyayari nyan, magpapalit ako ng SIM. Ang gagamitin ko. Ang gagamitin ko, yung SIM 2. Yan. Subukan natin to. Ayan, GIF pala yan. Ang gagamitin natin yung SIM 2. Ikiklik ko ngayon, tingnan natin kung SIM 2 yung gagamitin natin. No, iba ang dumating, yung SIM 1. Kaya ang gagawin ko, para maging SIM 2 yung gagamitin, pupunta ako ngayon sa settings. Punta ako ngayon sa connection, then SIM card manager. Ang gagamitin ko, yung SIM 2. Ayan, messages, SIM 2. Ayan, subukan uli natin. Then, pupunta uli ako doon sa app ni Load Mana. Ayun, ayun yung app. Lipat nga natin dito para hindi magulo. Ayan. Ito yung app ni Load Mana. Subukan naman natin yung Mana Wallet dahil yung isang SIM card ko nakaregister din sa Load Mana. Balance Inquiry. Okay. Then, ikiklik ko na ngayon yung SIM card. Dito pa rin. Bakit ganon? Kaya ang gagawin natin, uulitin na naman natin. Kailangan ang magse-send yung tinatawag na SIM 2. Yan. Punta ulit tayo sa SIM card manager. SIM 2 naman yung nakalagay. Ayan. SIM 2 naman na nakalagay, di ba? Kaya ulitin natin. Ano ba yung pinadala na message? Tingnan natin. Ayan. Ibig sabihin, SIM 2 talaga yung sumasagot. Ayan o. Nagkataon lang, offline siya. Pero subukan ulit natin ha. Yan, balik tayo. Dapat, yung gagamitin natin, SIM 2. Ayan, globe na siya. Maliwanag. Kaya yan ang kagandahan ng actual. Makikita mo yung mga tinatawag na error. Ngayon, punta uli tayo doon sa SIM card. Hindi pala SIM card, yung app ni Load Mana. Gamit natin yung SIM 2. Click natin yan. Then, click natin yung Mana Wallet. Kasi ibang balance gagamitin natin. Balance ng Mana Wallet. Yung iba kasi nalilito, akala nila parehas. Magkaiwa po yan ang balance. Click natin to para malaman yung Mana Wallet. Pagka-click, i-okay natin. Then, send uli natin. Ang may problema rito yung cellphone. Hindi siya nagbabasa ng SIM 2. Ang gawin na lang natin, i-copy-paste na lang natin. Pwede naman yan, direct. Ayan. Copy, ayun, nandun sa taas. Copy. Then, i-paste natin dito. Ayan. Asan ba yung... Type natin, iBalance. Ayan, ayaw niya mag-copy-paste. Hindi, gawa na lang natin ang paraan. O, di, click mo yan. Then, lilitaw kung anong SIM ang gagamitin mo. SIM card. Ayun. SIM 2 gamitin natin. O, iBalance. Click natin. Ayan. Globe na yung nagsesending. Tingnan natin naman na ngayon kung ano ang sasabihin kung globe ang gamit nating SIM card. Ayan. Punta tayo rito. Ayan. iBalance. Di ba nakasulat? iBalance. Tingnan natin. Kasi ito, kaya siya nag-NA, ang ginamit natin yung retailer na SIM card. Eh, wala naman siyang Mana Wallet. Kaya, ang yan na nangyayari, not applicable. Hintayin natin ngayon kung makakasin ngayon yung tinatawag na SIM card na gamit natin. Just now, ayan, just now. Hintayin natin. By the way, tingnan natin kung anong number yung nakalagay ngayon kay... Sa cellphone na to, yung cellphone. Tingnan natin sa SIM card manager. 3469. Ayan. 3469. Ibig sabihin, yung SIM card na yan ay tinatawag na dealer SIM. O, tingnan natin kung ano sagot niya. Matagal, ayaw niya magbigay. Eh, ibig sabihin, mag-change gateway tayo. Change gateway uli kasi ayaw niya mag-send. O, settings. Then change gateway, globe ulit tayo, ayan. Ang hindi lang sigurado, maaring yung ating SIM card ay wala. Pero meron, no?
nag-send siya via Globe eh. Kaya ang gawin natin, ulitin natin. Punta tayo rito. Click uli. Mana balance inquiry. Click. Pagkatapos, ayan na uli. Eto, naka-automatic na naman siya doon sa SIM. Ayan, Globe na pala siya. Naka-automatic na sa Globe. O, tingnan natin ngayon kung, ang tawag dyan, default setting ha, kung ano ang isasagot ngayon. You have now zero load. Ayan, zero load na. Ayan, buti naman sumagot na yung tinatawag na, ayan, maliwanag, hindi na siya NA, no? 00, kasi ba't 00, hindi ko to ginagamit, tong SIM card na to, pan-transact. Meron pa siyang running commission na 8 pesos, pero puro na 0 ang codes, tsaka siya gold codes at silver codes. Bakit nakalagay? Kasi sa Manila Balance Inquiry, nakalagay kung ilan pa yung pwede mong ipa-register na 9998 na gold at 3998 na silver. Then, nandito rin yung Mana Wallet, tsaka yung running commission mo sa dashboard. Magandang araw po. At doon natin nakita at nakikita nyo kung paano ginagawa. Pag hindi mo talaga alam yung ginawa ko kanina na hindi pa siya nakaset, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kaya siguraduhin nyo na pag nagsesend ka, ang ginagamit mong SIM card ay yung nakaregister kay Loadmana katulad nito. SIM 2 yung kanina, para yan sa dealer. Kanina SIM 1 pang retailer. Kaya doon, yun lang ang lagi nyong tatandaan. Dapat naka-default setting yung gamit ninyo. Magandang araw po, Coach August po. Yan po ang gamit ng gateway. Salamat po.